Nagkakagulo sa buong ER nang dumating si Anne. Walang ibang pasukan sa ospital na iyon. Pagpasok sa entrance, napagtanto niyang ER agad ang kinabagsakan niya. Magulo, maingay dahil sa dami ng pasyente. Maging ang mga nurse na naka-duty ng oras na iyon ay aligaga at abalang-abala. Sino ka, miss? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng isang doktor na naka-cross arms pa sa tapat ng dibdib nito habang nakatingin sa kanya. Gumuhit muna ang tuwid na linya sa kanyang mga labi bago siya nakasagot sa nagtatanong na doktor. Ako si Anne Dominguez. Kakarating ko lang. Ang akala ko kasi entrance ang napasukan ko, pero ER pala. Ako si Dr. Di Arellano, ang head doctor dito sa ER. Oo, tama. Maliit na ospital lang kasi ito. At narito tayo sa malayong probinsya. Kaya ganyan. Ano pang hinihintay mo? Duty ka na. Pwede ka na magbihis. Doon ang daan papuntang staff room. Kahit papano, may staff room naman kami dito. Tinalikuran na siya ng doktor habang hawak ang medical record ng isang pasyente. Nakita niya na nagtungo na ito sa mga bed. Sinunod niyang lakaran ang direksyong tinuro ng manggagamot. Nang makapasok sa staff room, agad na siyang nagpalit ng damit at nagbihis ng uniforme ng isang nurse. Makalipas ang ilang minuto, may pumasok na dalawang babae na mukhang nurse din. Nagulat ang mga ito nang makita siya roon. Oh, may bago pala tayong nurse. At in fairness, maganda siya. Anong pangalan mo? Tanong ng babae. Ako si Anne. Galing Cubao branch ng Agape Medical Center. Sagot niya habang tipid na ngumingiti. Inilahad pa niya ang isang palad para makipag-shake hands sa babae. Inabot nito ang palad niya at ngumiti rin. Angela, head nurse ako sa buong ospital, pero palaging nasa ER at nagbibigay ako ng warning. Pansinin mo na ang lahat ng narito, huwag lang iyong doktor sa ER. Alam mo, may pagkabaliw na iyon dahil halos dito na iyon nakatira at matinik sa babae. Wala pang nurse rito sa ospital na ito ang hindi niligawan at pinatos. Kaya kung mahina-hina ka sa pambubola, eh kawawa ka. Tumalikod na si Angela sa kanya at pumasok ito sa dressing room nila. Camille naman ang pangalan ko. Tama siya. Ingat ka roon kay Doc Teddy. Sige ha, ikaw nang bahala, kagabi pa kami naka-duty eh. Tumalikod na ang mga ito matapos sabihin ang bagay na walang kwenta para sa kanya. Ang inaasahan sana niyang sabihin ng mga ito ay ang tungkol sa trabaho niya bilang nurse. Kung mahirap at toxic ang galawan sa ER. Pero hindi na niya inintindi iyon. Bumalik na siya sa ER para magtrabaho. Pagpasok niya pa lang, narinig na niya ang mga nagkakaingay na pasyente. Kanina, wala pa ang mga iyon. Pero ngayon, ay tumambad na sa kanya ang ilang mga kalalakihan na naroon sa ER. Ano ba? Wala bang mag-aasikaso sa amin? Di niyo ba nakikita na duguan kami? Anong klaseng ospital ba to? Sigaw ng isang lalaki. Nakita niyang putok ang kilay at may bahid pa ng dugo ang mga labi, maging ang suot nitong damit. Nang makita niya, agad na sana siyang lalapit dito para gamutin at linisin ang sugat ng lalaki. Ngunit laking gulat niya nang may humila sa isang palapulsuhan niya. Teka lang, miss. Ako ang nauna sa kanya. Di mo alam kasi, kararating mo lang. Ewan ko kung saan lupalop ka ba ng galing pero ako ang unahin mo. Sigaw ng lalaki para masindak siya. Pero hindi siya tinablan ng paninigaw nito at nanatili siyang kalmado. Mabilis niyang ipinatong ang likod ng palad niya sa noo ng lalaki. Wala ka namang lagnat, sir. Mukhang okay ka pa naman. Wala ka rin galos o anumang bahid ng dugo. Ano ho bang ipinunta mo rito? May sipon ako. Kailangan ko ng gamot. Iyon naman po pala, sir. Gamot lang ang kailangan mo. Hindi mo ba sila nakikita? Duguan at may isa roon, hindi makalakad. At iyong isa pa, mas malalakad sa sayo. Kaya nga ito emergency room, di ba? Kasi uunahin po namin iyong sa tingin naming malala. Sandali lang po ah. Sagot naman niya sa lalaki at tinalikuran na ito. Lumakad siyang papalapit sa batang nakita niya na putok ang labi at ang may sugat sa noo. Bata, anong nangyari sa'yo? Pasahero po kami ng mga nagbangga ang jeep kanina. Mabuti na lang po, nayakap ako ni mama. Pero siya, ayun. Umiiyak na tinuro ng bata ang ina niya na kasalukuyang ginagamot ng doktor na sumita sa kanya kanina. Oh, bata, halika na.
Huwag ka nang umiyak, kundi malulungkot ang mama mo. Gusto mo ba yon? Tanong niya. Hindi po. Tapos, umiyak na naman ang bata. Kaya bahagya niya iyong inaya papalapit sa isa pang bakanteng higaan. Doon niya nilinis ang sugat ng bata bago siya lapitan ng doktor. Kamusta ang pasyente? Tanong ng doktora na lumapit sa kanila. Okay naman ang vitals niya. Nalinis at nalagyan ko na rin ng gamot ang sugat niya, Dok. Ang pagtahi na lang ang kailangan. Sagot niya muli, tsaka umusog sa kinatatayuan niya para bigyang daan ang doktor. Suture kit, please. Sabi ng doktor. Agad siyang kumilos para maibigay ang kailangan ng doktora. Ilang minuto ang lumipas bago matapos ang pagtatahi ng sugat. Habang nangyayari iyon, nakikita niya sa paligid ang pagdagsa ng mga pasyente nila sa ER. Makalipas ang 2 oras, tsaka palang humupa ang pasyente at ang ilan ay napauwi na nila. Nakaupo siya sa may bench nang lapitan siya ni Dr. Liza at abutan ng kape na nasa paper cup. May hawak din itong kape na iniinom. Salamat, Doc. Sabi niya, sabay ngiti at nilanghap ang usok mula sa baso. Good job. Ang galing mo kanina. Pinatunayan mong hindi ka baguhang nurse. Masaya ako at sa kauna-unahang pagkakataon, nagpadala ang gobyerno ng matinong staff sa ospital na ito. Alam mo kasi, napabayaan at halos nakalimutan na kami. Kasi nga, liblib ang lugar na ito. Swerte na nga lang at nagkaroon pa ng ospital dito. Kwento ng doktora. Ganun po pala. Mukhang mahirap nga tayo rito sa ospital natin. Mabuti nakakaya pang makapagpagaling ng pasyente kahit na lumang-luma na ang mga kagamitan. Sana man lang mapansin nila tayo rito at maisipang padalhan ng budget para sa mga kagamitan. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid bago muling uminom ng kape. Maya-maya, dumating si Doc Daddy at nilapitan sila. Oh, bakit dito nag-uusap ang 2 magandang babae? Nakakapagtaka naman yan. Hindi kaya ako ang pinag-uusapan ninyo? Gumisi pa ito at sabay kindat sa kanilang 2 ni Doc Liza. Napatayo siya. Sige po, Doc. Baka po pinapatawag na ako ng head nurse. Pagpapaalam niya, sabay talikod at umalis. Bigla namang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Teddy dahil sa pag-iwas niya rito. Anong nangyari sa kanya? Wala naman akong ginagawang masama para iwasan niya ako. Naituro pa siya ng lalaking doktor. Alam mo kasi, Doc Daddy, naniniwala ako na katulad ng karamihan, amoy na amoy niya malayo pa lang ang lansa ng pagiging chick boy mo. Alam ng lahat dito na palagi mong tinatarget ang mga baguhang babaeng staff. Kaya bago mo pa magawa ang bagay na iyon, umiwas na si Nurse Anne sa'yo. Sagot ni Doc Liza habang tinutungga ang kape sa paper cup na hawak nito. Ilang ulit na pabuga ng hangin si Teddy. Grabe kayo sa akin, ha? Lumakad na rin ito pabalik sa ER. Sa ospital na iyon, wala yatang ibang mahalagang department kundi ER lamang. May OPD rin naman pero napakabihira ng outpatient nila. Mas madalas talaga ang mga trauma patient na katulad ng mga pasyente kagabi. Napapaisip siya kung bakit kaya at anong dahilan. Camille, nariyan ka na pala. Matagal ka na ba rito? Tanong niya habang inaayos ang mga kagamitang anytime ay gagamitin ng mga doktor. Oo, mga 2 years na ako rito. Bakit mo na itanong? Wala, kasi nga nagtataka ako bakit ganun. Ang daming trauma patients sa halip na mga outpatient e nasa liblib na lugar lang naman tayo. Kung tutuusin, dapat nga kaunti lang ang mga pasyenteng dumarating lalo na rito sa ER. Tanong niya habang napapaisip. Alam mo kasi, may malapit na pasugalan rito. Siguro 2 minutes away lang. Kaya kapag nagkakaroon ng riot at bardagulan ng mga manunugal at idagdag mo pa yung mga gangsters na naroon, talagang gulo at nagkakasakitan sila. Sagot naman ni Camille. Idagdag mo pa mga taka sa kulungang mga kriminal na madalas magtago sa lugar na ito. Bulong ng isang tinig mula sa likuran niya. Laking gulat niya nang humarap siya at nakalapit pala ang mukha nito malapit sa pisngi niya. Kaya nang humarap siya, napaatras siya bigla at natulak ang mukha ng lalaki. Ouch! Ang sakit ah! Napaka-brutal mo naman! Yang kamay mo gamitin mo para makatulong sa doktor at pasyente, di para manakit! Bulalas ni Teddy. Sorry! Ikaw naman kasi ang may kasalanan.
Pwede ka namang magsalita na may dalawang dangkal ang layo. Bakit kasi halos halikan mo na ako? Nagtawanan sina Camille at ang iba pang mga nurse at pasyente na nakarinig ng kanilang bangayan. Tumayo siya para agad na makaiwas sa playboy na manggagamot. Sige Camille, mamaya na lang tayo mag-usap. Okay, pagpasensyahan mo na itong si Doc Teddy. Masyado lang talaga siyang clingy sa mga baguhan dito sa ospital. Lahat kasi kami alam na at kilala na namin ang strategy niya. Kaya sana ikaw, Ann, ha? Huwag kang padadaya. Paalala ni Camille sa kanya habang tumatawa at nakatingin sa lalaking doktor. Ah, ganun. Siniraan niyo na pala ako. Sana man lang sinabi ninyo na lahat kayo nag-enjoy sa pagiging playboy ko. Bulalas ni Teddy at umalis na sa harapan nila. Ramdam man nila na nainis ito. Wala siyang pakialam. Sawa na siya sa mga babaero. Isang tingin pa lang niya sa manggagamot, alam niyang playboy ito at hindi nga siya nagkamali. Lumipas pa ang mga araw niya sa ospital na iyon. Pilit niyang iniiwasan ang doktor na si Teddy. Minsan na kasi siyang nasaktan sa ganoong klaseng lalaki at ayaw na niyang maulit pa kaya hanggat kaya niya, ayaw niyang mapalapit sa binatang doktor. Tama na para sa kanya ang makipag-usap dito para sa trabaho. Pabagsak na inilapag ni Teddy sa ibabaw ng counter sa nurse station ang hawak nitong patient record at galit na pinagsabihan siya. Itong record, hindi mo naman inayos. Akala ko ba magaling kang nurse? Bakit kulang-kulang ang input mo sa record ng pasyente? Sumandal ang doktor at naghintay ng isasagot niya habang tinitingnan niya ang record na nasabi nito. Okay naman ang record. Apasta, Miss Ann. Ayusin mo yan, ha? At dalhin mo sa office ko mamaya. Agad nang tumalikod ang doktor at nagpunta sa sarili nitong opisina. Anong problema niya? Napabuga siya ng hangin tapos napatingin kay Camille. Naku, wag mo siyang intindihin. Nagpapapansin lang yun. Hindi kasi siya sanay na binabaliwala siya ng isang magandang babae. Para kasi sa kanya, dapat lahat ng babae ay magkandara pa sa kanya. Mapansin lang niya. Wala siyang nagawa kahit na ayaw niyang puntahan ng doktor sa opisina nito. Napilitan na siya kasi wala itong ginawa kundi ang i-page siya. Nurse Ann, puntahan mo na. Kanina pa namin naririnig ang pangalan mo sa buong ospital. Utos ng head nurse na si Miss Angela. Tango na lang ang itinumbas niya at tuluyan ng pinuntahan ang manggagamot. Nakakairita na tong taong to, ah. Ginagamit ba niyang pagiging head doctor niya sa ospital na to para sa pansariling kapakanan? Eto na. Ano po bang problema mo sa report na yan? Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para maintindihan mo ang nilalaman yan. Ang problema kasi sa'yo ay mukhang ginagamit mo ang posisyon mo para makapambabae ka. Mahinahon niyang sabi habang pinipigilan ang sarili na magalit at masigawan ang binata. Hindi niya nakakalimutang ito pa rin ang head doctor nila. Ikaw naman kasi, bakit ba ganyan ka sa akin? Naniniwala ka sa mga sabi-sabi ng mga babaeng yun? Bitter kasi sila dahil hindi ko sila sineryoso katulad ng gusto nila. Isa pa, sila ang lumapit sa akin. Lalaki lang ako. At ang lalaki? Ang lalaki, hindi pwedeng tumanggi, ganun ba? Kasi lalaki lang kayo. Kaya kapag may nakikita kayong magandang babae, malaking kabawasan iyon kapag hindi kayo napansin o napakitaan ng importansya, ganun ba yon? Taas ang isang kilay niya, habang panay ang irap sa lalaki. Umalis siyang padabog na isinara ang pintuan ng opisina nito at mabibigat ang hakbang na nagbalik sa ER. Anong problema niya sa akin? Bakit parang ang laki ng galit niya sa akin? Di kaya ex ko siya? Nagtatakang tanong ni Teddy sa sarili. Araw ng Sabado, hapon na nang akala niya ay makakapagpahinga siya ng kaunti at makakauwi sa bahay na tinutuluyan nila. Ngunit ginulat sila ng may dumating na armadong kalalakihan. May bilang na 10 katao ang mga ito. Mahigpit na hawak ang mga baril at isa-isang itinutok sa kanila. Lahat ng laki ang mga mata, lalo na nang magtaas ng hawak na Armalite ang isa sa mga lalaki. Taas ang mga kamay! Itaas ninyo kung ayaw ninyong mamatay ngayon dito sa loob ng ospital! Sigaw ng isa sa mga lalaking armado. Lahat sila napayuko habang nakataas ang mga kamay. Noong una ay nakala nilang hold-upper ang mga ito at nais lang makakuha ng pera sa kanila. Lahat pinaligiran nila
at narinig pa niyang inutos ng lalaki sa mga kasama nito na halughugin ang buong ospital para mahanap ang kung anumang hinahanap ng mga ito. Nasaan ang doktor? Yung pinakamagaling! Nakita siya ng lalaki at hinablot siya para gawing bihag. Miss Anne! Sabay na isigaw ni Camille at ni Angela. Diyan lang kayo! Huwag kayong mag-alala. Hindi naman siguro nila ako sasaktan. Sigaw niya. Oo! Huwag kayong mag-alala at hindi kayo masasaktan. Lalo na kung palalabasin niyo na ang pinakamagaling ninyong doktor. Yung magaling mag-opera. Kailangan namin ng magaling na doktor sa ngayon. Mahigpit pang idiniin ng lalaki ang braso nito sa kanyang leeg. Boss, hindi namin makita ang doktor na sinasabi nilang naka-duty ngayon. Hinalughog naming mabuti lahat ng kwarto dito sa ospital, pati na sa taas. Puro pasyente lang naman ang naroon. Sabi ng lalaki. Makinig kayo! Kapag hindi lumitaw ang doktor ninyo ngayon, sa loob ng 5 minuto, papatayin namin ang babaeng to. Tawagan na ninyo ang doktor na yon! Sabi ng lalaking may hawak sa kanya. Ako na lang ang dalhin ninyo. Nurse lang ako pero marunong naman akong humiwa at magtahi ng sugat. Baka naman kaunting galos lang ang natamo ng boss mo. Kaya ko iyon. Basta pakakawalan mo pa rin ako, ha? Sabi niya sa lalaki habang mahigpit ding nakahawak sa braso nito upang pigilan ang pagkasakal sa kanya. Gusto niyang lumaban ngunit nagpigil siya dahil maraming inosente ang masasaktan. Tumahimik ka! Doktor ang kailangan namin, hindi ikaw. Pero huwag ka mag-alala. Maganda ka. Pwede ka namin gawing laruan lalo na kung hindi lalabas ang doktor ninyo. Sigaw ng lalaki. Bitiwan niyo na siya. Ako ang doktor dito. Pinakamagaling na doktor. Kaya hindi na ninyo kailangan pang babaeng yan. Sabat ng isang boses mula sa likuran ng lahat. Lumabas pala si Teddy kaya hindi siya makita ng mga tauhan ng leader ng mga armadong lalaki. Dr. Teddy! Bakit bumalik ka pa? Sana tumawag ka na lang ng mga pulis! Hiyaw niya sa manggagamot habang nagpupumiglas sa lalaking nakasakal sa kanya. Ngunit gumisi lang si Teddy. Hahayaan ko na lang bang kunin ka nila? Siyempre hindi. Kaya eto na ako. Kunin niyo na ako. Sabi ni Teddy na iniangat pa ang nakabukhang mga kamay. Agad itong nilapitan ng mga lalaking may dalaring baril. Nakangisi ang mga ito. May pagkabaliw rin palang doktor na to. Sige, kukunin ka na namin. Agad silang iginapos ng lalaki at pareho silang hinila ng mga armadong lalaki. Sandali, lahat ba ng mga kakailanganin namin para magamot ang boss ninyo eh, nakuha ninyo? Ano bang nangyari sa boss mo? Mabilis na idinikit ng lalaki sa isang pisngi ng doktor ang dulo ng Armalite na hawak nito. Akala mo pa maluloko mo kami? Gusto mong sabihin ko sa lahat para marinig nila? Easy. Ibaba mo na lang yan. Baka mamaya pasmado ka. Makalabit mo ng di oras yan. Ikaw rin. Walang ibang doktor dito ngayon at galing ako sa labas. Anong malay mo kung naitimbre ko na pala kayo? Sige ka. Pagpapaliwanag ni Teddy para pakalmahin ang lalaki. Hindi alam ng lahat na may lihim na tracking device na nakalagay sa isa sa mga bulsa ni Teddy kaya malakas ang loob nitong sumama sa mga kriminal. Ang akala ni Teddy, pakakawalan siya ng mga ito, pero dinala pa rin siya. Ano kaya boss kung pagpapatayin na natin ang mga lahat ng mga narito para hindi na sila makapagsalita pa? Suhestyon ng isang lalaki. Ngunit malakas na nabatukan ito ng isa pang lalaki. Sira ulo! Ang ganda talaga ng naiisip mo, no? Hindi natin sila pwedeng patayin lahat. Baka mamaya, hindi na natin mapagamot si bossing. Tama siya. Kapag pinatay ninyo ang lahat ng narito, hindi namin gagamutin ang boss ninyo. At lahat na lang tayo, magsama-sama. Sagot ni Teddy habang nakataas pa rin ang mga kamay. Tapos binalingan nito ang isa sa mga nurse. Ang mabuti pa, Nurse Camille. Pakibigay sa kanila ang lahat ng mga gamit pang surgery at isang emergency kit. Yes, Doc. Kukunin ko na. Sagot ni Camille. Kayong lahat, subukan ninyong tumakas sa ospital na ito. Nakikita namin kayo at bawat sulok at palapag ng ospital nilagyan na namin ng bomba. Kung ano't ano man ang mangyari sa boss namin, nakikita ninyong remote na to. Itinaas nito ang hawak na remote. Kapag pinindot ko ito, sasabog kayong lahat. Sabi ng lalaki. Ano ba? Huwag mo nang takutin ang mga pasyente. Sasama na nga kami ni Doc. Sigaw niya
habang masama ang pagkakatitig sa lalaki. Ngunit galit lang na pinisil ng lalaki ang mga pisngi niya sabay bitiw ng malakas. Dinala na sila ng mga armadong lalaki sa loob ng isang truck habang nakagapos. Doon ay pinagtalikuran sila habang nakatali ang mga kamay. Tsaka isinara ang malaking tolda. May isang bantay sila roon para siguruhing hindi sila makatatakas. Ano na ngayon ang gagawin natin? Lumilitaw-litaw ka pa kasi. Pabida! Inis niyang sabi. Punong-puno ng kaba ang puso niya, pero sinisika pa rin niyang maging matatag. Hindi niya akalain na ang paglipat niya sa lugar na iyon ay ang magiging mitsa ng buhay niya. Aba, ayos ah. Magandang dilag. Ikaw na nga ang iniligtas ko. Ikaw pa ang galit. Sa tingin mo, hindi nila totohanin ang mga sinabi nilang paglalaroan ka? Wala akong pakialam. Pero sana sa halip na nagbidabida ka, eh tumawag ka na lang ng pulis. Di sana nagawa pa nila tayong tulungan. Galit siyang nagpupumiglas at sinusubukang alisin ang mga rendang tali sa kanyang kamay. Huwag ka na malikot. Parang natutuwang sabi ng binata. Wala rin niyang magagawa. Mauubos lang ang lakas mo sa pagpupumiglas. Kapag hindi natin sila sinunod, iyong buong ospital at mga tao roon ang mapapahamak. Sagot ni Teddy. Sa puntong iyon, napatigil siya. Tama ang sinabi ng lalaki. Sa oras na iyon, hindi lang pala mga buhay nila ang bihag ng masasamang tao. Bakit parang masaya ka pa? May plano ka ba? Seryoso niyang tanong. Alam mo kung anong ikinatutuwa ko sa ginawa nila? Ganting tanong ni Teddy. Ano naman, Doc Teddy? Puro na naman ba kalokohan ang naiisip mo? Mamamatay na lang tayo kung ano-ano pang tumatakbo sa isipan mo. Umiiling siya, tanda ng pagkadismaya. Mahinang natawa si Teddy. Kung hindi pa kasi tayo makikidnap, eh hindi pa ako magkakaroon ng pagkakataon na makausap ka ng maayos. Sana naman ngayon eh, makita mong mabuti akong lalaki at hindi lang puro kapilyuhan. Bahagya nitong inihawak ang mga daliri sa daliri niyang nakatali. Ano ba? Chancing pa rin ang nasa isip mo? Magtinu ka naman, Doc Teddy. Nasa bingit na tayo ng kapahamakan. Ano mang oras maaari nila tayong patayin? Kumalma ka lang. Hindi pa nila tayo papatayin. Kailangan pa nila tayo. Sagot ni Teddy sabay ngisi. Anong kumalma? Kasasabi mo lang, di ba, na hindi lang tayo kundi pati ang buong ospital ang hawak nila. Paano ko kakalma? Tanong niya. Sige, total parang kontrolado mo naman ang lahat. Tatahimik muna ako. Pero kapag nakita natin papatayin nila tayo, dapat gumawa tayo ng paraan para makatakas ha. Bulong niya sa binata nang mapansin niyang tila hindi na ito kumibo. Okay. Tumango lang si Teddy sa kanya at tipid nang umiti. Nanahimik ito at ipinikit ang mga mata. Sa ngayon, matulog na lang muna tayo. Total, wala namang mangyayari kahit na magpumiglas tayo. Matulog at mamaya may operasyon tayong gagawin. Sabi ni Teddy. Ngunit hindi niya iyon kayang gawin hanggang sa maramdaman nilang tumigil ang pag-andar ng sasakyan. Itinaas ng lalaki ang malaking tabing ng sasakyan kung saan sila isinakay ng mga ito. Ringan niyo muna ang mga mata ng dalawang yan at saka ninyo sila pababain. Huwag ninyong kalimutan yung mga medicine kit na kinuha natin. Utos ng lalaki. Nang magawa nga iyon, patulak silang pinababa ng mga ito. Dahan-dahan naman, boss. Baka masaktan ng babae. Mamahalin ko pa yan. Sigaw ni Teddy. Sa puntong iyon, hindi niya alam kung maiinis o matutuwa. Hindi niya kasi mabatid sa doktor kung biro pa ba o totoo ang mga lumalabas sa bibig nito. Ayos. Dok, lumalove life ka ha? Ewan ko na lang kung mahalin ka pa niyan kapag patay na kayo. Lakad! Utos ng lalaking armado. Nang nasa loob na sila ng isang bahay na nasa liblib na lugar, doon pa lang inalis ng mga ito ang piring ng kanilang mga mata. Mabuti naman at nakahinga na rin kami ng maayos at nakakakita na ng tama. Nasa na bang pasyente? Tanong ni Teddy. Samantalang siya, una niyang iniligid ang mga mata. Tigilan mo yan. Bulong ni Teddy sa kanya na ang ibig sabihin ay ang pag-ikot ng mga mata niya sa buong paligid. Bakit ba? Gusto ko lang malaman kung nasa ang lugar ba tayo. Pabulong rin niyang sagot sa doktor. Oo, pero simplihan mo lang.
Kasi kapag nakita ka nilang inililigid mo ang paningin mo sa buong lugar, baka isipin nilang may masama kang binabalak sa kanila at sa buong lugar. Agad nitong hinimas ang kamay niya na natanggalan ng tali. Sama nila, ang higpit ng pagkakatali nila sa'yo. Tingnan mo, nagkapasa ka patuloy sa kamay mo. Imbis na maayos mong magamit yan sa pagpapagaling. Ngunit agad niyang binawi sa mga kamay nito ang mga palad niya. Ano ba? Mas mapapansin nila ako kapag ganyan ka. Baka mamaya pag nasaan pa nila ako. Lumakad sila papalapit sa sofa na naroon habang ang bantay nila ay nakamasid lang. Makinig kayo! Di porket hindi namin kayo sinasaway, eh okay lang ang mga bulong-bulungan ninyo. Alam namin na nagpaplano kayo ng kung ano. Huwag nyo nang tangkain. Madali lang namin kayo mapapatay kapag ginusto namin. Sabi ng isa sa mga lalaking armado. Kalma, wala kaming gagawing ikakapahamak namin. Nag-uusap lang kami ng mga paraan kung anong estilo ng panggagamot ang gagawin namin. Partner kami. Siyempre, dapat alam niya kung ano ang gagawin ko. Baka mamaya, magkamali siya. Di, patay ang boss ninyo. Siya pa naman ang magtuturok ng anesthesia. Wala namang anesthesiologist dito eh. Sagot ni Teddy. Ah, okay. Mukhang maganda yung babaeng nurse na yan ah. Ngumisi ito at saka nagtaas baba ang paningin nito sa kanya. Mabuti na lang at slacks ang suot niya at hindi palda. Inismiran niya ang lalaking nakuha pang kumindat. Biglang humarang si Teddy. Palihim siyang nagulat dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Seryoso ang mukha nito. Boss, huwag mo nang pagdasaan. Kasama ko siya sa pag-oopera. Kapag may ginawa kayong masama, papatayin ko ang boss ninyo. Matapang na banta ni Teddy. Labis niyang ikinagulat ang ipinakita nitong tapang para maipagtanggol siya. Matapang pala si Doc, oh! Ngumisi ang lalaki at tinalikuran na sila. Doon pa lang sila nakahinga ng maluwag. Maya-maya, lumabas na ang lalaking leader ng mga armadong lalaki. Doktor, halika! Tawag nito kay Teddy sa bruskong tinig. Napatayo si Teddy, kaya tumayo na rin siya. Pan, halika. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya at saka siya pahilang na isinama. Sinundan nila ang lalaki habang umaakyat sila sa itaas na bahagi ng kabahayan. Hanggang sa makarating sila sa silid nito. Nakita nila roon ang isang lalaking nakahiga sa kama. Duguan ito at walang malay. Napatakip siya ng bibig sa pagkagulat sa kalagayan ng lalaki. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya habang pinagmamasdan ang pasyente. Samantalang nilapitan ni Teddy ang lalaki at sinuri ang kalagayan nito. Siya naman agad na niyang binuklat ang medicine kit na dala nila. Una niyang iniabot sa binata ang stethoscope upang magamit ng doktor sa pagsusuri ng tibok ng puso ng lalaki. Inihanda naman niya ang pang-BP upang makuha niya agad ang mga vitals ng pasyente. Kailan pa siya ganito? Tanong ni Teddy sa bantay nito. Kahapon kami nakatakas. Tinamaan siya ng bala ng baril. Yung ibang bala sinubukan na naming tanggalin. Pero sadyang kailangan talaga namin ng doktor. Sa dami ng tama niya, mukhang maliit ang chance na mabuhay siya. Paano pa ang gagawin natin, Doc? Mahina, pero halatang may pag-aalala sa kanyang nanginginig na tinig. Marahil dahil sa hindi pa siya ganon katagal sa propesyong iyon. Sa pagiging nurse niya, iyon ang unang beses na nakakita siya ng ganoong pasyente. Ngunit agad siyang tinutukan ng baril ng lalaki. Ulitin mo pa at hindi nakatabubuhayin pa. Simple lang yan. Kapag namatay siya, hindi na rin kayo sisikatan ng araw. Sagot ng lalaki. Mabilis namang nahawakan ni Teddy ang dulo ng Armalite. Easy ka lang. Mamahalin ko pa yung babaeng yan. Huwag mong takutin. Kaya ko siyang pagalingin. Mayabang na sabi ng doktor. Hindi niya talaga mauunawaan kung saan ba kumukuha ng hinahon ang doktor at nakukuha pa talagang magbiro sa mga ganoong pagkakataon. Mayabang ka ha? Sige, patunayan mo sa amin na mabubuhay pa siya para mabuhay rin kayo. Sagot ng lalaki. Pagak siyang natawa at napabuga ng hangin. Ano ba kami? Diyos? Paano na lang kung mamatay siya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya? Tingin mo, kasalanan namin? Galit niyang tanong sa lalaking armado.
Ngunit ngumisi lang ito bago siya sinagot. Matapang ka ha? Ano kayang magagawa ng tapang mong iyan kapag inutas ko na ang buhay ninyo? Bigla nitong pinisil ang mga pisngi niya gamit lang ang mga daliri nito sa isang kamay. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi niya rin alam pero bagamat natatakot siya, hindi niya magawang umiyak para makiusap na huwag siyang patayin. Maya-maya, pabagsak nitong binitiwan ang mga pisngi niya at tinalikuran na sila. Ayusin niyo na lang ang panggagabot. Baka magbago pang isip ko at pakawalan ko kayo. Tumalikod na ito at iniwan sila sa loob ng kwartong iyon. Napakatapang mo talaga. Di ka natakot na mapikon yung lalaking yun at bigla ka nalang saktan? Tanong ni Teddy. Hindi. Ganon din naman yun eh. Kahit na anong mangyari, malabo pa sa tubig ng kanal ang posibilidad na makaalis pa tayo dito sa lugar na to. Hindi ako naniniwala na bubuhayin pa tayo ng mga yun. Ano kaya kung las... Tumigil ka. Hindi natin gagawin yan. Doktor ako. At ang sinumpaan kong tungkulin ay magligtas ng buhay at hindi pumatay. Ganon ka rin. Ano man ang mangyari, gagawin kong lahat para buhayin siya. Ngayon, kung talagang oras na niya at wala na siyang pag-asa, wala na tayong magagawa pa. Wala siyang nagawa sa gusto ng doktor. Naisip niya na tama rin naman ang mga sinabi nito. Hindi niya dapat dumihan ang mga kamay niya ng dugo ng mga taong mas marumi pa sa kanila. Pero ayaw niya pang mamatay at alam niyang iyon ang pupuntahan ng kanilang mga buhay. Alam niyang hindi sila bubuhayin ng mga tauhan nito kung mamamatay ang lalaki. Kaya sa puntong iyon, pasimple siyang humahanap sa medicine kit ng ilang mga gamot na maaari nilang gamitin para pampatulog man lang sa mga kalaban. Sumasakit ang ulo niya sa kaiisip habang tinutulungan ang manggagamot na si Teddy sa ginagawa nitong operasyon. Wala siyang makitang kahit na anong sangkap. Iba pala talaga kapag aral ka ng medisina. Mas maraming nalalaman kaysa sa kanya na kaunti lang ang nalalaman. 3 taon na ang nakakaraan buhat ng magpasya siyang maging nurse kahit na hindi naman talaga iyon ang kursong tinatahak niya. Mag-focus ka muna. Tsaka muna isipin ang buhay mo. Kailangan muna natin siyang iligtas. Nangangako akong aalisin kita ng buhay rito. Muling ibinaling ni Teddy ang paningin sa ginagawang operasyon. Napatitig siya sa doktor. Ang akala niya noong una, siraulong doktor si Teddy. Gaya ng mga nababalitaan niya. At sinasabi ng lahat, babaero at puro kalokohan lang ang ginagawa nito. Pero sa pagkakataong iyon, kitang-kita niya kung gaano ito kagaling na doktor. Alam niyang wala siya sa posisyon ng mga sandaling iyon para kiligin o makaramdam ng paghanga para sa doktor. Ngunit gano'n na nga yata ang nararamdaman niya para sa lalaki. Ano? Bilib ka na? Tanong nito sa baykindat. Ha? Asa ka? Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Kapag nabuhay siya, baka magbago pa ang pagtingin ko sa'yo. Muli niyang itinoon ang isipan sa ginagawa nila. Ilang oras din ang tinagal ng pag-oopera nila sa pasyente. Ang akala nila makakapagpahinga sila. Pero muling pumasok ang dalawa sa kalalakihan at iginapo silang muli. Sa nagkatalikurang upuan na may sandalan. Ano to? Bakit itinatali niyo kami uli? Paano ang pasyente? Tanong ni Teddy. Oo nga, paano kung may mangyari sa pasyente? Kayo na lang gagamot? Galit rin niyang tanong. Ah talaga? Para ano? Makatakas kayo? Alam namin ang mga iniisip ninyo. Hindi kami tanga. Ikaw Bruno, dyan ka lang. Para kung ano man na mapansin mo kay boss, pakawalan mo yung doktor. Para tingnan si boss. Utos ng leader ng grupo. Yes boss Brando, huwag kang magalala. Ako bahala sa dalawang to. Sabi ni Bruno. Munta lang kayo sa akin kapag nakalayo ako rito. Naiinis siyang nagkakawag. Huminahon ka lang. Okay lang tayo. Makakalis rin tayo dito. Bulong ni Teddy. Ano ba? Naiinis ako sa sinasabi mong huminahon na. Kung alam ko lang na mabilis nila tayong itatali, sana sinipa ko na yung mga ano nila eh. Napapadyak pa siya ng malakas. Gustong matawa ni Teddy sa ipinapakita niya. Pero tumahimik na lamang ito. Nakatulog na sila sa ganoong posisyon. Ilang oras ang lumipas nang kalabitin ng lalaki ang mukha niya.
Bigla na lang lumipad ang isang binti niya at nashoot iyon sa pagitan ng mga hita ng lalaking gustong humipo sa kanya. Malakas na napasigaw ang lalaki na naging dahilan ng pagkagising ni Teddy. Anong ginagawa mo? Yung babaeng yan! Aray! Sigaw muli ng lalaki habang namimilipit at napapatalon-talon pa. Alam mo kasi, parang may sariling buhay ang lahat ng parte ng katawan ko. Pasensya ka na ha, kung kumilos ng mag-isa. Tangkapan niyang sisipain, ngunit nakalayo na ito. Ang lakas manipa ng babaeng yun, boss. Parang gigisingin ko lang sana sila, pero sinipa ako. Ano problema nun? Pabulilas na tanong ng lalaki. Ngunit mabilis na naman itong nabatukan ng leader. Alam mo na ngang bihag natin sila. Siyempre, iyon ang problema nila. Kung ako sa'yo, dalahan mo na lang ng pagkain. Pakawalan niyo muna yung kamay para makakain. Utos ng commander. Bakit hindi na lang dalawang kamay, boss? Hindi nila tayo maaano. May baril tayo. Habang kumakain sila, nakatutok ang baril namin. Kaya hindi sila gagawa ng anuman. Sagot na naman ni Bruno. Bruno, huwag mong pairali ng katangahan mo. Alalahanin mo, doktor at nurse sa mga yon. Kahit na sinong tao, kung gusto pang mabuhay, gagawa ng paraan. Umalis na ang pinuno at muling nagtungo sa ibabang bahagi ng bahay. Ilang oras pa ang lumipas, ngunit hindi pa sila binabalikan ni Bruno. Habang nakatali, naisipan niyang magpasalamat sa doktor. Doc Teddy, tulog ka pa rin ba? Hindi. Bakit? Tanong rin ito. Salamat pala. Ang akala ko dati, wala kang kwenta kaya iniiwasan kita. Pero habang nag-o-opera ka, ang cool mong tingnan. Alam kong hindi lahat kayang gawin iyon. Ang mag-opera, kahit na alam mong anumang oras, pwede nilang patayin. Salamat din kasi palagi mong ipinagtatanggol ako sa mga lalaking yun. Mahina pero mariin ang kanyang pagsasalita. Wala yun. Payag ka ng maging girlfriend ko. Sa sinabi mo, parang ang laki-laki na ng puntos ko. Siguro kapag nakaligtas tayo rito, mahal mo na ako at hindi mo na ako iiwasan. Pabirong sabi ni Teddy. Sinabayan pa nito ng tawa. Oo, promise. Kapag nakaligtas tayo, pakakasal ako sa'yo. Kaso, huwag mong pagsisisihan ha, na ako ang napili mong pakasalan. Malinaw? Natatawa na rin niyang sagot. Talaga? Sure ka? Hindi ka na ba natatakot na baka babaero ako o lolokohin kita? Hindi na. Alam kong hindi mo yung gagawin. Kapag nakilala mo ako ng lubusan, ako lang ang mamahalin mo. Tila kumpiyansang sagot niya sa binata. Maya-maya, pinakain na nga sila ng lalaki. Pero namili ito kung sino ang pakakawalan sa kanilang dalawa. Ako na lang kuya, babae ako. Wala naman akong kayang gawin. Aksidente lang yung kanina. Malay mo, pag malakas na ako, magawa pa kitang paligayahin. Sabi niya kay Bruno na sinabayan ng kindat. Napakunot noon naman si Teddy. Pero nag-gets nito ang gusto niyang gawin. Sige na, Mang Bruno. Kapag namatay kami sa gutom, sino nang mag-aalaga sa boss niyo? Kayo rin. Baka mamaya, ma-impeksyon ang pasyente. Pakawalan mo siya para makakain kami. Tapos, i-check pa namin ang pasyente. Pangungumbinsa rin ni Teddy sa lalaki. Maghirap naman magdesisyon. Kung ganun, itong babae na lang ang pakakawalan ko. Baka mamaya, marunong kang mangarate eh. Sabi ni Bruno na kay Teddy nakatingin. Lingid sa kaalaman nito na siya iyong black belter noong college pa siya. Kaya nga, natural sa mga parte ng katawan niya ang kumilos ng mapanakit kapag may naramdamang hinahawakan siya. Kaya nang pakawalan siya nito, agad niya itong nahablot at ibinalibag sa semento, sabay binalian ng leeg. Nakuha niya ang baril nito. Hindi iyon lumikha ng ingay, kaya hindi nahalata ng ibang kasamahan nito ang kanyang ginawa. Ano, kaya mo bang makatakas tayo rito? Tanong niya kay Teddy habang kinakalaga ng mga lubid na itinali sa kanila ng mga lalaki. Hindi makasagot si Teddy sa nakitang ginawa niya sa lalaki. Hoy, anong gagawin natin? Bakit hindi ka na kumikibo? Kunot noon niyang tanong. Teka, paano ang pasyente? Tanong ni Teddy na tinapunan ng tingin ang lalaking nakahiga sa kama. Ano ka ba naman? Siya pa rin ang iniisip mo? Bulalas niyang tanong. Sinubukan niyang hilahin si Teddy, ngunit naninindigan ito.
Ang mabuti pa, tingnan mo kung may cellphone ng lalaking yan. Kunin mo. Utos nito sa kanya. Kinapkapan nga niya ang lalaki at may nakuha nga siya. Agad niyang iniabot kay Teddy. Ginamit ni Teddy ang cellphone at may tinawagan. Hindi niya inintindi kung sino ang tinawagan nito, pero habang hawak niya ang baril, itinutok niya iyon sa pasyente. Sandali, napansin mo ba kung saan nila nilagay yung remote ng bomba? Naalala niyang tanong. Yun na nga, tinawagan ko ng mga pulis. Kailangan nilang magpadala ng bomb squad sa ospital. Kailangan nilang maunahan ang mga lalaking kriminal bago papindutin ang remote. Paano kung malaman nilang pinatay mo si Bruno? Hindi pa yun patay. Bulalas niya. Huwag kang sumigaw. Hindi natin sila ganun kadaling matatakasan. Tsaka, kailangan pa nating makuha ang remote. Bulong ng doktor. Bumaga siya ng hangin ng ilang ulit. E di uunahan ko na sila. Banta niya na lalong itinutok ang baril sa pasyente. An? Nasigaw ni Teddy. Papatay ka ng taong walang kalaban-laban? Bakit? Yung mga pasyente at mga staff ng ospital, may kalaban-laban ba? Masama ang taong iyan. Deserve niyang mamatay. Pero yung mga inosenteng tao sa ospital, hindi. May bata rin doon sa ER. Yung nanay nila, naroon din. Anong gusto mo? Unahin yan? Galit at nangingilid ang luha sa mga mata niya. Ngunit saktong pumasok ang leader ng mga lalaki at nakita sila. Hanggang dyan lang kayo! Kung hindi, babarilin ko ang amo ninyo! Banta niya sa lalaki. Si Teddy naman ay nakalapit sa kanya. Ngunit agad niya itong hinawi patungo sa likuran niya. Tumabi ka! Ngayon, iba na ang sitwasyon. Bihag na natin ang boss nila. Ngumisi ang lalaki. Matapang kang babae! Nakita mo ito? Itinaas nito ang remote na hawak. Kapag pinindot ko to, sabog ang buong ospital. Sabi nito habang nakangisi sa kanya. Sige, subukan mong pindutin. Tutuluyan ko talagang lalaking to. Pananakot niya, bagamat lihim na tumutulo ang pawis sa noon niya. Kailangan lang niyang masindak ang mga ito. Para sa huli, hindi nito gawin ang pagbabanta. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa kanya kasi hindi siya natitinag. Nakatutok pa rin ang .45 caliber na baril sa lalaki. Kumalman na kasi kayo. Ang gusto lang namin, patakasin mo na siya. Paalisin niyo na siya. Ako na lang ang magbabantay sa boss ninyo. Sabi ni Teddy, ngunit hindi nagtagal. Nakarinig na sila ng putok ng baril. Boss! Napapaligiran na tayo ng mga pulis! Anong gagawin natin? Sabi ng kasamahan nitong lalaki. Dahil doon, nakakita siya ng pagkakataong sipain ang hawak nitong remote sa kamay nito. Tumalsik iyon sa may kalayuan sa kanila at sinundan pa niya ng sipa sa lalaking may hawak ng baril. At inagaw niya ang hawak nito at pinaputukan ang lalaking nasa likuran nito. Tapos, nagpatambling-tambling siya papalapit sa remote. Mga inutil! Bakit nakatulala kayo? Bakit hindi niyo siya barilin? Tanong ng leader nila. Oops! Huwag niyong gagawin yan! Sigaw ni Teddy na nakatutok ang scalpel sa leeg ng boss ng mga ito. Mas mabuti, sumuko na lang kayo kaysa mautas ang buhay ng amo ninyo. Banta ni Teddy. Ang akala ko ba doktor ka? At hindi ka pumapatay? Tanong ng lalaki kay Teddy. Boss, talo na ang mga bata natin sa ibaba! Tumakas tayo kaysa matiklo tayo! Sigaw ng lalaki. Ngunit bago pa makatakbo ang dalawang lalaki, agad na niyang pinaputukan sa mga hita at kamay ng mga ito at mabilis na nasipa ang mga hawak na baril ng dalawang lalaki. Tapos mabilis siyang tumambling uli pabalik sa kinatatayuan ng doktor habang hawak niya ang remote na kanina lang ay sinipa niya palayo sa kanya. Ayos ka lang? Tanong niya sa doktor. Nanooy parang na-shock na naman. Ilang oras ang inabot ng putukan sa labas ng silid na kinaroroon na nila. Patuloy lang silang nagtago hanggang sa may sumipa ng pintuan. Nakita nila ang ilang kalalakihan na naka-uniforme at may mga armas. Dr. Teddy, kamusta ang kalagayan ninyo? Ayos lang ba kayo? Tanong ng lalaking pulis na kumakausap sa kanila. Nang mapatingin sa kanya ang isa sa mga pulis, sinenyasan niya ito na huwag magsasalita. Ngunit may ilang kapulisan pa pala na kasama roon ang nakakakilala sa kanya. Pumasok na kasunod ng pulis.
Inspector, nakuha na po namin ang lahat ng tauhan ng takas na bilanggo. Ngunit nang makita siya, nagsalute ang mga ito sa kanya dahil mas mataas ang ranggo niya sa mga ito noon. Hindi na, huwag niyo nang gawin yan. Matagal na akong wala sa undercover operatives. Hindi na ako agent. Sabi niya tsaka ibinigay ang hawak niyang baril sa isa sa mga pulis. Ganun ba? Nabalitaan nga namin. Pero bakit nandito ka sa isang delikadong operasyon ng mga pulis? Tanong ng mga ito. Sige na, mamaya na yan. Kailangan munang maklear ang area. At ang pasyente ay madala sa tamang ospital. Sabi ng inspector. Nagkamayan ito at ang doktor na si Teddy. Bagamat may pagtataka siya, hindi na siya nagtanong pa. Nang masiguro ang seguridad ng kriminal na pasyente, tsaka sila sumakay sa kotseng dala ng mga pulis. Kinailangan din nilang sumama sa pulisya para magbigay ng statement at mapangalagaan din ang pasyente. Mukhang magtatagal pa tayo sa ospital na ito. Hindi pa tayo makakabalik sa dati. Sabi ni Teddy habang nakatingin sa kanya. Kasalukuyan siyang nagpupunas ng buhok. Iyon pa lang ang araw na nakaligo siya sa loob ng halos ilang araw na pagkakabihag sa kanila. Grabe, paano na lang pala kapag hindi ko napatulog yung isang yun? Hindi ka makakatawag ng pulis? May connection ka pala sa kanila? Tanong niya. Eh ikaw, kung hindi ko pa nakausap ang mga pulis, hindi ko pa malalaman na dati ka palang secret agent. Kaya pala ang galing mong manipa at mambali ng leeg. Grabing bali ang leeg ng lalaki. Mabuti hindi mo napatay. Kung hindi. Kung hindi ano? Di magiging kriminal ka. Mahinang sagot ni Teddy. Ayokong ikasal tayo sa loob ng kulungan. Bulong nito. Ayon sa Article 11 ng Revised Penal Code, hindi ako makakasuhan dahil self-defense ang ginawa ko. Kidnapping ang ginawa nila at sapalitan pa tayong inutusan na gamutin ang kriminal na takas sa kulungan at tinali tayo. Ilang beses din akong tinangkang hipuan, kaya hindi ako makukulong kung mapatay ko siya. Pero syempre, alam kong hindi papatay yun. Nakatulog lang yun. Mahigpit niyang sabi habang nakatitig sa mga mata ng binata. Oo na. Kaya nga, sana mula ngayon, maghinay-hinay ka na. Bakit ka nga pala umalis sa pagiging agent at naging nurse? 3 years ago, pinatay ang kaibigan ko ng mga walang hiyang addict. Kaya ako umalis dahil hindi ko maipapangako sa kanila at sa sarili ko na hindi ko mailalagay ang batas sa mga kamay ko kung sakaling mahuli ko ang mga pusher at addict sa mga misyon ko. Kaya pinili ko maging nurse para ituloy ang naiwang propesyon ng kaibigan ko. Wala na siya ngayon. Nabawasan ang mabubuting tao sa mundo. Malungkot niyang sagot. Nang tumingin siya sa binata, nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Ah, kaya pala galit na galit ka doon sa kriminal. Parang gusto mo na siyang tudasin eh. Pero nagpigil ka pa rin. Nakangiti nitong tinapik ang balikat niya. Sa puntong iyon, nakaakbay na si Teddy sa kanya. Tinitingnan niya lang iyon at winarningan ang doktor. Sabi ko nga, bawal kang hawakan. Baka mamaya, bumaliktad na lang ako bigla rito katulad ng ginawa mo kay Bruno. Inalis nito ang pagkakaakbay ng kamay sa balikat niya. Nginitian niya ang binata na para ba siyang nang-aakit. Maya-maya, para na silang hinihila ng isang malakas na magnet, tiunting naglalapit ang kanilang mga mukha. Ilang sandali pa nang maglapat ng tuluyan ang kanilang mga labi. I love you, Teddy. Nasabi niya habang naiaangkla ang mga braso sa leeg ng binatang doktor. Tapos muling naglapat ang mga labi nila. Para bang ang pangyayaring iyon sa pagitan nilang dalawa ang siyang nag-ugnay sa kanila. Sabi ko na nga ba, mai-inlove ka din sa akin. Unang tingin ko palang pakiramdam ko, tumibok na ang puso ko sa'yo. At alam ko nang ikaw ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Hindi nila maialis ang paningin nila sa isa't isa habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng binata. Nang bigla niyang maisip ang tungkol sa iniisip niyang pagpapanggap nito. Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang na babaero para hindi mahalata ng mga tao sa paligid mo na may lihim ka rin tinatago. Tanong niya. Anong lihim ang sinasabi mo, Anne? Ikaw talaga. Nagkaproblema ka ba dahil sa pagkakidnap sa atin? Hindi, pero alam ko na perfect match tayo kasi alam kong may connection ka sa mga pulis. Siguro matagal ka na nilang tauhan, oh.
O baka undercover agent ka rin? Nakatitig siya sa mukha ng doktor. Nauubo naman itong napatayo at nilapitan ang pasyente. Ano ka ba? Huwag kang pala panood ng pelikula. Sadyang marami lang akong kakilalang mga pulis. Nagkataong iyong pulis. Dito sa Maynila ang kakilala ko. Kaya siyang tinawagan ko. Malay ba nating tatanga-tanga ang tauhan itong si Archie Valdejo? Tumingin si Teddy sa pasyente at siya rin ay napatingin sa lalaki. Tama lang na hindi siya agad mamatay. Pero yung mga tauhan niya, kulong na lahat. Sabi niya habang nakatitig lang sa lalaking kriminal at dahilan ng pagkakabihag sa kanya. Kilala ko siya. Isa siya sa mga kilalang drug lord sa loob at labas ng bansa. Archie Valdejo. Banggit niya pa sa pangalan nito. Makalipas ang isang buwang pagbabantay at gamutan ng kriminal na si Archie Valdejo, muli itong ibinalik sa kulungan at mas pinaigting pa ang pagbabantay rito. Isang buwan pa at ipinatawag sila sa Malacañang para makausap ng presidente ng bansa at binigyan sila ng parangal dahil sa malaking tulong nila sa gobyerno sa pagkakahuli sa isang batikang drug lord. At dahil doon, nagkaroon sila ng pagkakataong ipaalam sa presidente ang mga kahilingan nila para sa ospital na kinabibilangan nila. Dahil doon, nabigyan sila ng malaking budget para makabili ng mga bagong kagamitan sa ospital at mas mapaayos ang kanilang pagseserbisyo sa mga pasyente na darating doon. Lumipas pa ang mga araw at ang mabuti nilang pagtitinginan ay nagpatuloy. At ang dating madalas na magbangayan, magkasundo at palagi nang magkasama sa mga operasyon. Hindi siya naiilang kay Doc Teddy kahit na madalas niyang marinig ang mga sinasabi ng mga kasamahan patungkol sa pagiging babaero nito. Nako, Nurse Anne ha! Mukhang nabihag na ni Doc Teddy ang puso mo matapos ninyong maging hostage ng mga kriminal. Ikaw ha? Pang-aasar ni Nurse Camille sa kanya. Naroon din sina Angela at nakikinig sa usapan nila. Grabe ka ha. Okay naman si Doc Teddy. Nakilala ko siya habang naroon kami. Bukod sa napahanga ako sa tapang na ipinakita niya, humanga rin ako sa galing niyang surgeon. Magaling talaga siya. Nakangiti niyang sabi na parang kinikilig. Talaga? Pwes, ngayon pa lang alisin mo na sa isipan mo ang mga pantasya mo. Kasi ako ang fiancé ni Teddy. Galit na sabi ng babae na bigla na lamang lumitaw doon sa harapan nila. At sino ka naman? Tanong niya habang nakataas ang kilay at handa siyang ipaglaban ang nararamdaman niya para kay Teddy. Bingi ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Ako ang fiancé niya. Ang gusto ko, layuan mo na siya. Sagot ng babaeng kakaiba ang postura. Halata niyang mayaman ito. At unang asta pa lang, spoiled brat ito at hindi papayag na hindi makuha ang gusto. Sabi ko na sa'yo, Anne, babaero si Doc Teddy. Ayan na nga bang sinasabi ko, nahulog ka sa patibong niya. Bulong at sabat ni Camille. Napahalo-kip-kip siya ng mga kamay sa tapat ng dibdib at tiningnan ang babae mula ulo hanggang paa. Sige nga, ano naman ang katibayan mo? Tanong niya. Eto! Mabilis na ipinakita nito ang singsing na suot sa kaliwang kamay. Maya-maya, pumasok mula sa hallway si Doc Teddy. Nagulat ito nang makita ang masamang tinginan ni Anne at ng babae sa isa't isa. Bakit ka nandito, Lorraine? Seryosong tanong ni Teddy. Agad na lumapit ang babae at yumakap sa isang braso ng doktor. Ngunit mabilis na inalis ni Teddy ang mga kamay nito. Ano bang ginagawa mo? Ang kulit mo rin, no? Bulalas ng doktor. Ang sabi niya, fiancé mo siya, Teddy. Totoo ba? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Anne sa binatang doktor. Kitang-kita ng lahat ang panglalambot nito at mabilis na umiling. Hindi ah. Alam mo, isa lang ang babaeng aayain kong magpakasal. At ikaw iyon. Sabi ni Teddy, sabay lapit sa kanya at hinapit ang bewang niya sa harapan ng lahat. Nagpalakpakan ng pasyente at ang iba pang staff na naroon. Talaga? Tanong niya habang napahawak sa ibabaw ng dibdib ng binata. Mabilis itong tumango habang nakatitig sa mga mata niya. I love you, Anne. Takot ko lang sa'yo na hindi ka mahalin. Baka mamaya mabalian ako ng buto. Sabi nito,
Ngunit mabilis niyang naharanga ng isang daliri niya ang mga labi ng binatang doktor. Tsaka niya sinunggaban ng halik sa mga labi nito. Sa puntong iyon, lalong kinilig ang mga tao sa paligid nila. Mahal mo lang ba ako kasi takot kang mabugbog? Paano kung mahina na ako at hindi na kita kayang bugbugin? Tanong niya habang nakakapit pa rin sa batok nito at nakatitig sa mga mata ng binata. Umiling muna si Teddy bago muling sumagot. Mahal kita kahit na ano ka pa. Mamahalin kita kahit na sino ka pa. Kasi mahal kita ng walang dahilan. Kusa lang tumibok ang puso ko para sa'yo. At ang taong tunay na nagmamahal, hindi kailangang makakita ng dahilan para masabi niyang mahal niya ang isang tao. Ganun ka para sa akin. Mahal kita kahit walang dahilan. Sagot ni Teddy at hinagkan siyang muli. Yes! Sa wakas, may love life na si Doc Teddy! Hindi na siya matatawag na playboy! Sabi ng isa sa mga pasyente. Hindi naman talaga ako playboy. Palabas ko lang iyon at ng lahat dito kasi nga, nag-iingat ako mapikot ng babaeng katulad ni Lorraine. Kaya ikaw, Lorraine, umuwi ka na sa papa mo at pakisabi na rin sa mga magulang ko na hindi ako aalis sa marumi, mabaho at maliit na ospital na ito. Katulad ng sinabi nila, dito lang ako, kasama ang babaeng mahal ko. At si Anne lang iyon. Kuha mo? Tanong pa nito, sabay muling hinagkan ang dalaga. Invite mo na lang siya sa kasal natin. Nang iinis na sabi ni Anne sa babae. Masama ang tingin na ipinukol nito sa kanila at padabog na tumalikod. Bahala kayo sa buhay ninyo! Makikita ninyo, kapag hindi pumayag si Papa at ang Papa mo, tiyak na pipilitin kanyang ipakasal sa akin! Sigaw pa nito habang naglalakad palayo. Good luck na lang sa'yo! Pahabol pang sabi ni Anne. Ngayon, alam na ng lahat na anak mayaman ka, Doc, at nagtatago ka lang sa liblib na lugar na ito. Hindi ka na namin sisiraan sa mga baguhang empleyado kasi tiyak na may bantay ka na at hindi ka na magiging playboy. Sabi ni Angela, lahat sila natuwa dahil sa nalaman nilang katotohanan. Makalipas ang isang linggo, nagpakasal sina Doc Teddy at Nurse Anne sa maliit na chapel ng ospital. Nag-imbita sila ng pari at ang kanilang bisita at witness ay ang mga nurse at doktor, pati na ang ilang malalapit na pasyente. Masaya ang mga ito na sila ang kinuha nila bilang saksi sa kanilang sumpaan ng pag-iibigan. Habang naglalakad siya papalapit sa altar ng chapel at nakatingin sa lalaking naroon at naghihintay sa kanya, naisip niya na marahil ang kaibigan niya ang ginawang daan para makilala niya ang lalaking para sa kanya. Mila, salamat dahil nakilala kita at sa maiksing panahon ng pagkakasama natin. Itinuro mo sa akin kung paano ang magmahal sa isang kaibigan. Salamat, dahil kung hindi kita nakilala, hindi ko maiisipang maging nurse at hindi ko makikilala si Teddy. Ikaw at siya ang nagbigay sa akin ng direksyon noong panahong malabo na ang lahat at para na ako mawawala sa tamang daan. Sabi niya sa isipan. Tapos pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Nang nasa harap na sila ng altar at nakikinig sa mensahe ng pari, kapwa nila hawak ang kanilang mga kamay nang tumayo sila at bigyan ng pagkakataon na isuot ang kanilang mga singsing sa isa't isa. Groom and bride, pwede niyo nang sabihin ang inyong mga mensahe para sa isa't isa habang isinusuot ninyo ang inyong mga singsing. Sabi ng pari, Ann Dominguez, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking walang hanggang pag-ibig. Nangangako ako, napakamamahalin kita at habang buhay, naaalagaan. Ikaw ang magiging ina ng aking mga anak mula sa araw na ito hanggang sa dulo ng aking buhay. Isinuot ni Teddy ang singsing sa kanyang daliri habang nakangiti. Teddy Arellano, ang lalaking superhero ko sa buhay ko. Kahit na kailan, hindi ko pa naranasang ipagtanggol at pahalagahan ng sino mang lalaki. Kaya nang makasama kita bilang hostage, doon ko naramdaman na ikaw ang lalaking mamahalin at makakasama ko sa buhay ng walang pagdududa. Nakita ko ang lahat ng uri ng pag-aalaga mo sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, kinilig ako at nakadama ng saya sa buhay ko dahil ipinadama mo sa akin kung gaano ko kahalaga. Tapos isinuot na rin niya ang singsing sa daliri nito.
Matapos ang palitan ng mensahe, sinabi ng pari na maaari na nilang halikan ang isa't isa. Natapos ang kanilang kasal ng masaya ang lahat. Binigyan sila ng pagkakataon na makapag-honeymoon ng 3 araw. Kaya sa malapit na hot spring lang sila nag-honeymoon. Nakahiga na sila sa kanilang kama matapos ang buong araw na pamamasyal. "Honey, ang saya ko kanina," sabi niya habang nakayakap sa asawa. "Ako rin. Yun ang unang beses na nakapasyal ako nang may kasama ako sa lugar na ito. Puro kasi ako trabaho eh." Sagot ng asawa habang nakayakap din sa kanya. "Talaga, honey? Wala ka namang ibang babaeng ipinasyal sa lugar na ito, di ba?" Nakatitig niyang pagbibiro sa asawa. Ngunit ngumiti lang ito sa kanya at hinampas pa ang kanyang braso. "Ikaw talaga. Pagsasalosan mo pa ba ang ibang babae? Nakaraan na yun. Pero ang gusto ko talagang sabihin sa'yo, salamat. Kasi nakilala kita at binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Kahit na nagliligtas ako ng buhay bilang doktor, dumating din ako sa puntong pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay ko. Kaya salamat. Salamat dahil naging inspirasyon kita. Ngayon, hindi lang magligtas ng buhay ang gusto ko. Gusto ko rin mabuhay ng mahaba para makasama kita." Sabi ni Teddy tapos hinagkan ang kanyang labi. Nang gabing iyon, pinagsaluhan nila ang isang mainit na sandali. Halik, haplos na alam nilang gagawin lang nila sa isa't isa. "Teddy, I promise na ikaw lang ang lalaking pagbibigyan ko ng aking sarili habang buhay. At ang bawat araw na makakasama kita ay bibigyan ko ng importansya. Dahil para sa akin, meron tayong sariling mundo kung saan tayong dalawa lang at walang sino man ang makakasira noon." Isang pangakong binigkas niya habang patuloy silang nalulunod sa kaligayahan. Ang gabing iyon, ang isa sa pinakamagandang mundo na nilikha nila para sa isa't isa. Makalipas ang 6 na buwan, malaki na ang tiyan ni Anne, ngunit naroon pa rin siya sa ER. Ginusto niya na mag-aral ng medisina para mas makatulong kay Teddy sa panggagamot nito. Pero hindi na niya naipagpatuloy dahil nabuntis na siya. "Grabe, Nurse Anne, ang laki na ng tiyan mo. Kailan mo ba balak mag-leave?" tanong ni Angela. "Nako, hindi pa. 3 buwan pa naman bago ako manganak. Baka hindi pa ako mag-leave. Marami pa akong magagawa rito," sagot niya habang inaayos ang ilang kagamitan doon. "Kaya nga ang mabuti pa, siguro ilipat ka na lang nila muna sa ICU kasi doon mas gagaan ang trabaho mo kaysa dito sa ER. Mas kailangan din nila roon ng nurse na marunong, hindi puro baguhan ang naroon," sabi ni Angela. "Bilang head nurse, may karapatan akong ilipat ka roon. Naaasiwa na ako na may buntis na palakad-lakad habang abala at eligaga kaming lahat," dugtong nito. "Oo nga, sige na. Isa pa, nakakasuya na rin kasing tingnan ang sweetness ninyo ni Doc Teddy. Naiingit kaming walang mga love life, kaya mabuti pa, puntahan mo na siya roon sa ICU," sabi rin ni Camille habang itinutulak siyang papalabas ng ER. "Hoy, grabe kayo sa amin eh. Hindi naman kami naglalampungan sa oras ng trabaho." Natatawa niyang katwiran habang napapalakad rin dahil sa pagtulak ni Camille sa kanya. Nakasalubong nila si Teddy. "Oh, anong ginagawa ninyo sa mahal kong asawa?" Eksairadang tanong ito. "Ay nako Doc, itong misis mong pasaway, nandito na naman si ER. Sabi na nga ni Miss Angela na ililipat na siya sa ICU. Doon na siya magjo-duty mula ngayon." Nakapamewang pang sabi ni Camille. "Tama naman pala sila, mahal ko. Tara na, sasamahan na kita paakyat sa ICU." Nakangiting hinapit pa ni Teddy ang bewang niya para sabay na silang maglakad. "Lumayo ka nga. Kaya nila tayo sinasabihang naglalampungan eh. Alis na, masyado kang clingy." Saway niya sa asawa habang natatawa. "Hayaan mo, inggit lang kasi ang mga yan," sagot lang ng doktor. Lumipas pa ang ilang buwan at doon na rin sa ospital inabutan ng panganganak si Anne. Kahit kasi kabuwanan na niya, naroon pa rin siya at naka-duty lalo na nang malaman niyang ilang baguhang nurse ang nag-resign at hindi nakatagal dahil nga sa hirap ng trabaho roon sa ER. Mabuti na lang at naroon si Doc Liza para magpaanak sa kanya. Makalipas ang 2 oras na panganganak dahil nahirapan siyang ilabas ang bata, nakita na nila
ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Nasa labas ng delivery room si Doc Teddy at alalang-alala sa paghihintay. Doc Liza, anong balita sa asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Teddy. Ngumiti muna ang doktora bago sumagot. Huwag mong sabihin na naghintay ka riyan. Naiiling na tanong ng babaeng doktor. Tango lang ang isang nagot ni Teddy dahil sa nag-iintay ito ng balita tungkol sa kalagayan niya. Maayos na siya. Babae ang anak ninyo. Mukhang madadagdagan ng matapang na nurse sa mundo kapag lumaki na ang batang iyon. Sabi ni Doc Liza. Tama ka. Kasing tapang siya ng mama niya. Tingnan mo, ang lakas niyang umiyak. Sabi ni Teddy habang nasilip sa bintanang salamin ng delivery room. Hintayin mo na lang sina Nurse Angela at Camille na maiayos ang bata. Doon muna siya sa NICU silipin. Sabi ng nakangiting doktora bago umalis. Naiwan si Teddy na nakangiti pa rin dahil sa labis na sayang nararamdaman ito sa puso. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata mula sa pagkakatulog. Nang ilibot niya ang paningin, nakita niya si Teddy na nakaupo sa tabi ng kama habang hawak ang isang kamay niya. Honey? Mahina niyang tawag sa asawa. Agad na napatingin sa kanya si Teddy at natutuwang hinaplos ang kanyang ulo. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Tanong nito nang may pag-aalala. Oo, kamusta ang anak natin? Matapos kong manganak, nakatulog ako. Ni hindi ko man lang siya nakita. Ayos lang ba ang baby natin? Oo. Bakit hindi magiging ayos ang anak natin? Eh, isang malakas at matapang na babae ang nagsilang sa kanya. Kaya huwag ka nang mag-alala. Inaalagaan namin siyang mabuti. At mamaya, dadalhin na siya dito ni Camille. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay dinala na sa kanya ni Camille ang anak niyang pinangalanan nilang Vanessa. Heto na si baby Vanessa! Ang cute niya at kamukhang kamukha mo! Masayang sabi ni Camille. Siya nga pala, Ann. Bakit Vanessa? Nagtataka lang ako. Yung iba kasi pinagsamang pangalan ng ama at ina ang ipinangalan sa una nilang anak. Ganon kadalasan. Pero ikaw, iba ang ipinangalan mo? Vanessa? Bago kasi ako manganak, nilapitan ako ng isang parparo at bigla akong naalala ang matalik kong kaibigan na si Mila. Kaya ipinangalan ko sa baby namin ang Vanessa na ang kahulugan sa salitang British ay butterfly. Naniniwala ako na singganda ng paru-paro si Mila kahit na wala na siya. Katulad siya ng paru-paro na malayang nakakalipad kahit na saan man niya gusto. At habang nakikita at binabanggit ng iba ang pangalan ni Vanessa, maaalala ko na minsang dinalaw ako ng isang paru-paro. Sagot niya kay Camille habang pinagmamasdan ang anak nila ni Teddy na napaka-cute. Ah, ayun palang ibig sabihin ng Vanessa. Ang ganda ng pangalan ng batang iyan. Mukhang magmamana siya sa inyong dalawa. Sabi pa ni Camille at saka tumayo na para iwan sila. Nang wala na si Camille, saka palang tumabi si Teddy sa kanya sa higaan. At sabay nilang pinagmasdan ang napakaganda nilang anak. Hi anak, welcome to the world. Sana lang lumaki kang matapang na babae, katulad ng mama mo. At matalinong gaya ng papa mo. Dugtong niya sa sinabi ng kanyang asawa habang nakatingin din sa sanggol. Tapos hinagkan ni Teddy ang noo ng kanilang anak. Tsaka siya nito hinagkan sa kanyang mga labi. Naniniwala ako na magiging isang matapang at matalinong bata si Vanessa at magkakaroon siya ng kaibigang tulad mo na handang alalahanin siya na parang isang magandang paru-paro. Iyon lang. At sabay na nilang pinagmasdan ang kanilang natutulog na anak. Wakas. Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at pakikinig sa mga kwento ng Tales of Siren. At dahil dyan, shout out sa ating mga avid listeners kagaya nina, Javi Baranda from Iligan City, Mindanao, Essie Erasmo from Kuwait, Jenny Rose Quinto from Bago City, Negros Occidental, Rihanna May De Lumen from Quezon Province, Judith Raza and Jaynard Raza ng Tagapo, Santa Rosa City, Laguna, Zaira Marie Quiñones from Baulio, Duhali. Hello din to Janilyn Mandihado Magno from Moises Padilla of Negros Occidental, Bebing Claren OFW from Singapore at Feli Duhali from Hong Kong.
Hanggang sa muli po, ingat!